Nyo mga kasama, may i-repair tayo ngayon. China TV Yachisa Ultra Slim, ang model number niya YTB-2121. Ang problema ng TV nito mga kasama, lang natin. Ayan. May retrace lines siya. Tapos yung color niya blue. Try natin i-DVD mga kasama para makita nyo. Try natin siyang gabitan ng DVD. Ayan. Okay sana pag ayan tingnan mo retrace lines yung tapos medyo di naman siya malabo pero parang yung color niya ba blue lang tapos may retrace line. Okay. Buksan ko muna mga kasama, push ko muna. Ito na yung board niya mga kasama. Voltage checking tayo. Okay, plug ko na. Okay, check natin dito yung B+. May 111 siya. Good yan. Tapos check natin yung 180. Dito tayo sa may kapasitor. 194. Ang taas mga kasama. Tingnan mo sa screen. Blue pa rin, di ba? Pag ganyan ang problema mga kasama, check natin dito sa may ano? CRT board niya. Yung sa RGB. Check natin dito kung nakakarating ba yung 180. Yan, 194. Nagkakarating naman. Okay. Check natin itong resistor na to. Dito sa may kabilang pin niya. Ayan, oh, 37 lang. Okay. Itong isa. Check natin. May 187. Okay. Itong isang resistor. Check natin. May 176. Okay. Mukhang nakuha na natin yung problema nito mga kasama. Kagaya din ito sa ano, may na-upload na akong isang CRT TV na kagaya ang sira nito. Yung sa nung TV yun? CCP. Hindi. Ayan o, 36 lang. 180 yung in niya. Tapos tawid ng resistor. Kita ba lang yung resistor? Itong resistor. Pag tawid niya, naging 36 na lang. Okay.
Check natin itong resistor na to. Ayun. Sobrang init. Sobrang init mga kasama. Pag ganito, check natin yung mga parts dito. Baka may nag-short o di kaya ay nag-leak. Ah, Daiwo pala yun. Yung na-upload natin. Resistance checking tayo. Ayun o, tingnan mo. 10K yung value. Pero ito, wala na. Di na natin mabasa yung color niya. Parang naging 100 na. Nabura na yung color. Kasi, sobrang init. Check natin to. Resistance checking tayo. Kita ba nila? Hmm. 9.63 key. Pasok yun. Okay yun. 9.6. Okay. 9.7. Okay. Check natin dito itong resistor na to. Ano? Transistor na to. Baka nag-short na to. Itong resistor na to mga kasama, okay pa to. Pero nabura lang kasi yung color niya. Siguro sa sobra niyang init. Okay. Check natin itong transistor na ito. 242. Check natin baka nag-leak. Ito ay nag-short. Ang purpose ng transistor na to, mga kasama, ito yung driver sa color. Tanggalin natin. Gamit yung analog. Kita ba? Ah. Ayan. Sure mo na makita para masundan eh. Tutukan mo yung tester. Nasa 1K tayo. Ayosin mo yung pista. Bumaki man, makita man. I-ano mo ba? I-alalay mo. Pag mahulog siya. Saan na yun? Okay yung transistor mga kasama. Check natin itong ibang parts dito.
Kita ba? Ah. Check natin itong transistor na to. Para sigurado, tanggalin natin ito lahat. Para accurate yung reading natin, mga kasama. Check natin itong tatlong driver na to. Color drive transistor. Tapos itong isa. Check natin. Ayan, kita ba? Okay. Check natin ito, mga kasama, yung mga transistor niya. Okay. Ayun. Tingnan mo itong isa. Oh, leak na. Wala na. Compare natin ito. Ito. Ayun oh. Wala na siya. Check natin ah. Pakita mo yung kamay ko para makita nila. In-pin kasi ito mga kasama. Ayan. Okay, okay siya. Pero dito sa gitna, yung itim dito sa gitna, wala na. Wala siya, pero yung pula, ayun, may reading siya mga kasama. Leak na yan. Naka times 1 key tayo. Okay, 2-4 ito. C2-4 ito. In-pin transistor. Ang trabaho nito, driver siya, siya nyo yung nagda-drive ng color. Okay? Hanap mo na ako mga kasama. Marami akong mga stock dyan. Okay? Push ko muna. May nakuha na tayo mga kasama. C2 for ito din. Bunot lang to mga kasama. Okay? Test natin. Kita ba yung tester? Okay. Sa gitna, reverse natin. Okay. Ayan. Ibalik natin ito mga kasama.
natin na balik yung ano, resistor. Check natin ulit mga kasama. Bali ground tayo. Log in ko na. Check natin ulit yung B+. Yun ay B+. Check natin niya. Pababain natin niya mamaya. 192. Ang taas. Ayan. Tapos tingnan mo. Okay na siya, di ba? Pag ganito mga kasama, kailangan pababain natin ng konti yung voltahe niya sa ano, sa 180 o 192. Okay? Siguro nasira yung driver transistor ng ano, cooler, kasi sobrang taas ng ano, 180 niya. Okay, ang i-check natin dito itong polyester capacitor or snow bear capacitor or safety capacitor. Capacitor na nakakonect sa collector to ground. Okay, ito yung i-check natin. Masyadong mataas na kasi yung 180 niya. Maabot na ng 192. Ayan. Okay. 9.1 na, no? Check natin sa capacitance setting. Ang nakalagay dito 9.1 na, no? Check natin sa tester natin. Ayan, 9.1 na, no? Taasan natin ng konti ito mga kasama. Lagyan natin ng tinano. Okay, pusko muna. Wala akong mahanap na tinano mga kasama, kaya mag-series na lang tayo ng ano, kapasitor. 6.3 nano, series natin sa 6.2 nano. Try muna natin dito bago natin ikabit, bago natin iyan na plaster sa lagayan niya. Pag mag-series kayo ng kapasitor, parallel in connection.
Okay. Voltage check ulit tayo mga kasama kung bumaba na ba yung 180 na output niya. Bag natin. Yeah. Check natin yung 180. Ano? Check natin yung B plus muna. B plus 112. Ngayon, yung 180. Check natin. Makita yung tester kita ba? Ayan, 178. Okay na yan. Tapos sa may capacitor, 178. Okay. Tapos yung TV natin. Oh, di ba? Balik ko ito sa sa purma niya, sa lagayan talaga niya. Tapos itong isa dito na lang sa may ano, labas. Oh, sa labas na lang. Okay? Tapos isarado ko to. Final testing tayo mga kasama. Okay, post ko muna. Ito na ngayon yung ito na yung repair natin mga kasama. Okay? Testing tayo. Yeah, tapos on natin yung DVD. Ito pala nakasaksak. Yan. Nawala na yung color blue kanina. Hinaan natin baka ma-copyright tayo. Wala na yung retrace line. Tapos yung color blue kanina, wala na. Normal na yung TV natin. Ang sira lang niya mga kasama itong C24 ito. Ito yun, transistor. Ang trabaho nito color driver. Okay. Gamit ng marami itong purpose mga kasama itong C24 ito. Switching sa mga high application kasi na-search ko ito sa Google, maraming application to, pero mostly gamit ito talaga sa color application. Okay, tapos yung voltage kanina sa 180 output niya naging 194, kaya nasira ito, over voltage na kasi, kaya pinabaan natin. Naging 178 na lang siya ngayon. Mas okay pa yon, safety yon. Okay? Kung nagustuhan niyo ang video na to mga kasama, paki-like, subscribe, pahit ng notification bell para updated ko kayo sa mga next video ko. Salamat mga kasama.